siya. So good morning, andito po tayo sa ating ano, manukan. So tatapos po natin magpakain. Check up po natin yung mga manok natin. So ito na po yung manok natin. Ito po. Meron po tayong manok dito na matamlay. Manok natin na sa suno matamlay. Ito. Sana makarecover siya. And then ito po yung mga Rhode Island Reds natin. Yung mga Rhode Island Reds natin. Yan. Nalip sila. Sigla naman. Tsaka yung mga yon, yung mga sasuri natin na healthy rin, tingnan po natin. So yan po yung ano, nakahiwalay na mga sasupo. Yan po yung mga sasupo natin. Mga bird. Patay lang natin itong ilaw. Yan, ito sila. Sa labas. So yan po yung mga tirang tandang natin. So may natira pong tatlong sasupo yan, tsaka limang Rhode Island Reds naka-alpas. So ito dito sa kabila, kulungan, kinulong tayo dito yung natira sa ano natin, sa ulikba. Bali trio to dati, so yan na lang siya, nag-isa na lang siya ng ulikba. So sayang yung dalawang inahin natin, ulikba na matay. Dito naman po sa kabila, ayan po yung binili po natin na Black Astralorp. Medyo mailap. Ayan po yung Astralorp natin. Yung Astralorp natin, ito po siya. Ito. Bali siyam po sila, namatay yung apat. Oh no! So bali siyam yung binili kong ganito, namatay yung apat. So luckily, parang sa lima, may apat na inahin at isa yung tandang. Sana magtuloy-tuloy siyang buhay. So ito, almost 3 months na sila itong Black Astralorp. Pausal natin. Tapos dito, meron tayong hiniwalay na Hubbard kasi may sipon siya. Oh no! Medyo payat siya. Itong ating Hubbard na may sakit. Yeah, ito, yan yan siya. Takaw siya. Ayan. So, ito naman sa kabila. Kabila naman. Ito si tandang natin. So, ito siya oh. Wow! Yung tandang natin na Rhode Island na pinakamalaki. Ito siya oh. Oh, yan. Ito po yung tandang natin. Problema pag inaalpasan natin ito. Nagahabol. Siguro. Ikulihin ulit natin. Kulihin ulit natin itong si Boy Yabang. The next po, may nakahiwalay po tayong kulungan dito. So ito po yung gagawin nating breeder na saso. Ayan sila oh. So bali ano sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 7 sila. Dati kasi 8 yung mga yan. Yung isa may sakit, yung hiniwalay natin doon na may sipon. So, hiwalay muna natin. So, hopefully, mangitlog na sila. So, ito po yung mga manok natin. Ito yan, oh, lalaki nila. Ito po yung gagawin natin, mga inahin na breeders. So, ipo-crossbreed sure natin sila sa mga Rhode Island Reds para tumibay po yung resistensya kasi medyo sakitin itong mga type ng manok na to. Advance ako mag-isip. So, pag-usapan po natin yung sa pangingitlog. So, may development na po. Meron na po tayong na collect na apat na itlog. Kung gusto ka din ako lang sa 11 na sa Sudon na for laying natin. So, tignan po natin yung mga itlog nila. So, ito po yung mga itlog nila. Oh. Then, nag-itlog na pa sila. 3 days na daw ng itlog. So ito po yung itlog nila oh. So apat. So medyo maliit siya, small pa lang siya. Itong isa malaki. Ito isa malaki. Ito po yung pinakamalaki niya. Yan. So ito mga medium or large. So kaso may basag siya. Iwan natin kung bakit basag. So itong mga tatlo po, maliliit.
siguro extra small. Ayan, tatlo po. Bali, apat na po sila. Itong isa kanina, kakaharvest lang natin doon. So, yun. Nice development na rin. Meron na rin development kasi ang hirap po. Napakatagal maghintay ng mag-aalaga ng manok bago mangitlog. Siguro, mga within weeks, week, mag-i-improve na itong ating mga manukan. So, as of now, painumin natin sila ng vitamins. Improve. Para tanggal stress daw eh. So ito po, maghalo po tayo ng vitamins nila. Ito pong Bitmin Pro. So yung isang sachet po ng Bitmin Pro, halo natin sa 4 liters ng tubig. So para halo po natin. Po tayo ng gunting para ma-gunting natin, para ma-ilagay natin ng maayos yung vitamins sa tubig. So bali, hindi ko pumunok pinunok. Mamaya, pagkalagay nitong vitamin sa akong haluin, sa akong nagtigam po ng tubig. Ilagay na po natin. So, maigi daw po ito pang patanggal ng stress sa manok. Lalo ngayon, nagsisimula sila mga itlog, so kailangan po nila ng extra nutrients. Para, kung marami po silang itlog, iabulin po natin. Haluin po natin. Clap! Na po. So ito, nahalo natin, dagdagan po natin ng tubig. So ito na po yung ating na-mix na vitamins. So ipainom na po natin ito sa ating mga manok. Let's go. So una pong lalagyan natin ng vitamins ng ating ano dito. So dito na lang po natin dudukotin. Tapos linisan po muna natin ng tubig. So ito po yung inuman nila. Linisan po muna natin ng tubig bago natin lagyan ng itong inumin nila na vitamins. Ito, lagyan na po natin ng vitamins. Next pong lagyan natin ng tubig. Tumarot ay lang sa atin. So dito. Bali, ganito po yung ginawa nating inuman nila. Linisan po natin. Tapos ng dating tubig. Matanggal po ito. Tapon natin. Ayan. Lagyan na po natin ng vitamins. Sa last na lang, dun sa mga kukulit na saso. Vitamins sa mga saso na mga kukulit. Ito sila. Basa muna natin. Vitamins. Wala. Tapos na. So, ito mga saso natin na mga nangingitlog. Tapos sila. Oh. Itlog silang marami at malalaki para medyo kahit sa pagkain lang nila muna, ano na lang yung baway sa puhunan. So yun lang po mga kasama, update natin sa ating mga manok. Wow, masaya po tayo kasi nga nag-start na sila ng itlog. Ibig sabihin may development na, mag-start tayo mag-produce ng egg. So nga gawin natin, improve na lang po natin yung quality ng egg nila sa marketing. So yun lang po. Magandang umaga. Good day.